الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. So الحمد لله ipagpapatuloy natin ang naging paksa natin nakaraan na nakita ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meaning ipinakita ito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya na ang karamiang mananahanan sa impyernong apoy ay mga kababaihan, no? At sinabi natin ang mga reason nung nakaraan, so I hope no need to repeat, at mayroon na maaring balikan naman natin ang mga video lectures, at maaring dito maiilan ay mabalikan at mabigyang karagdagang paliwanag. Okay, so ipagpatuloy natin, ano pa ba ang mga kadahilanan kung bakit ang mga babae ay papasok sa impyernong apoy? Remember ha, ito ay hindi discrimination sa mga kababaihan, especially sa mga kamusliman. Ito ay gawin nating pagkakataon sa mga kababaihan na magandang ito'y balita, no? Isang magandang balita ito para sa mga kababaihan upang maiwasan ang mga gawain ganito na kung saan upang makaiwas sa pagpasok sa impyerno ng apoy. That's why this is a good news ha, para sa mga kababaihang kamusliman. Niya ramang ay dapat gampanan talagang maiwasan kung ano ang dahilan kung bakit papasok ang babae sa impyerno ng apoy. Huwag dapat itong tularan. Okay? At ang mga kalalakihan, mga asawang lalaki ay obligasyon na bantayan ang mga kababaihan, gabayan sila sapagkat sila ay mayroong kakulangan sa kanilang relihiyon o kaalaman, ibig sabihin sila ay likas na mahina lamang at madaling makagawa ng kasalanan. That's why kailangan ang mga lalaki gabayan ang kanilang mga asawang babae. Yan ay tanda ng tunay na pagmamahal sa kanila. Hindi mo lang dito minamahal sa dunya, of course sa kabilang buhay ay nais mo rin silang iligtas. Yan ang tunay na pagmamahal sa mga pamilya, no? Iniligtas mula sila sa kabilang buhay, no? Alhamdulillah. So, dito bilang pagpapatuloy natin, no? Sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kakaunti lamang ang makakapasok na mga babae sa paraiso. Bakit? Eh karamihan kasi sa impyerno sila papasok, no? So kakaunti lang ang makakapasok sa paraiso, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, pagdating sa mga kababaihan. Ah, ganun din sa mga mayayaman. Mabibilang mo, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang mga papasok sa mayayaman sa paraiso, karamihan ay mga mahihirap lamang, no? Pero hindi ito ang paksa natin. So, dito ay pinapakita, hindi ito kontradiksyon na ang mga kalalakihan ay mayroon silang magiging partner sa paraiso. Kung kakaunti ang mga babae na papasok sa paraiso, paano kung maraming lalaki, anong magiging asawa nila o sino ang magiging asawa nila doon? So remember, huwag niyong kalimutan, mayroong nakalaan doon ng Allah subhanahu wa ta'ala na mga kababaihan na magiging asawa ng mga lalaking magtatagumpay. That's why kung kakaunti ang babae, maraming inihanda ang Allah subhanahu wa ta'ala para bigyang mga asawa ang mga kalalakihan doon na sino mang walang asawa o kahit mayroon paman, no? Alam natin dalawa ang ibinibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala doon at mayroong mga hadith na higit pa sa dalawa ang ibinibigay ng subhanahu wa ta'ala ng mga asawa ng mga kalalakihan doon. Ang pinakamababa ay dalawa. So of course, kung mayroon ka mga asawa, halimbawa kasama mo ang asawa mo nagtagumpay, mayroon kang isa, bibigyan ka isa na Allah subhanahu wa ta'ala. That's why walang problema kung mayroon mang kakapusan ng mga kababaihang magsisipasok mula sa kalupaan tungo sa paraiso dahil maraming nakahanda na kababaihan ng Allah subhanahu wa ta'ala na handang ipamigay ito sa mga magtatagumpay ng mga kalalakihan. No? Alhamdulillah. So, isa sa dahilan kung bakit ang babae ay papasok sa impyerno dahil sila ay mahilig. Minsan makikita natin na bumubulong-bulong, umuungol-ungol
Yung bang nagpaparandam na kung saan nagbubwisit sila sa harapan ng lalaki because hindi sila satisfied sa pamumuhay na nararanasan nila. No? Ang kahalintulad ng halimbawa na ito ay ang asawa ni Ismail alayhis salam. Ang asawa ni Ismail alayhis salam, alam natin, si Ismail alayhis salam, isang propeta, anak ni Propeta Ibrahim alayhis salam. Ang kanyang asawa ay hindi satisfied sa kanilang buhay. Palaging bumubulong, dumadaing, naiinis sa kanilang pamumuhay. Maging nung dumalaw ang Prophet Muhammad, nang dumalaw si Propeta Ibrahim alayhis salam, sa kanyang anak na si Ismail alayhis salam, ngunit hindi niya naabutan, tinanong niya ang asawa ni Ismail alayhis salam na kumusta ang kanilang pamumuhay. So, alhamdulillah, hindi niya pinupuri ang Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ay dumadaing na ganito, mayroon kaming pamumuhay, sobrang kahirapan, siya ay madaing na babae. So, ang sabi ni Ibrahim alayhis salam, pagdating ng aking anak, sabihin mo, ipaabot mo ang aking salam. At sabihin mo, palitan niya ang baitang ng kanyang hagdanan. So dumating si Ismail alayhis salam at sinalubong siya ng dumating si Ismail alayhis salam sa kanyang bahay at sinabi ng babae na mayroong dumating o dumating ang kanyang ama na kung saan pinabot ang salam. At yun nga, sinabi ng babae kung anong pinasasabi ni Ibrahim alayhis salam na palitan ang baitang ng kanilang pintuhan. So dito sinabi ni Ismail alayhis salam ang katotohanan na ipinapaabot ni Ibrahim alayhis salam sa kanyang anak. Ibig sabihin, ipinahihiwalay niya ang babaeng ito. So, ibig sabihin sa Islam, mayroong mga babaeng hindi inaasawa dapat sa Islam. Ito, ikabilang itong mga ganitong tao na sila hindi marunong magpumuri sa Allah subhanahu wa ta'ala sa anumang itinakda, hindi sila marunong magpasalamat, madaing masyado. Masyadong hindi satisfied sa pamumuhay, mahirap, no? Kakulangan sa buhay. Hindi ito dapat maging asawa ng isang Muslim na kalalakihan. Katulad nito, ipinapatanggal siya ni Ibrahim alayhis salam, ipinadidivorce, meaning. So, that's why sinabi ni Ismail alayhis salam, ang gustong ipaabot ng aking ama ay i-divorce kita. That's why idinidivorce na kita. So idinivorce niya ito at nakapag-asawa siya, no? Muli ito sa tribu ng mga Jurhum, nanirahan sila doon eh, no? Itong mga tribu ng Jurhum. So ang anak ng pinuno ng Jurhum, naging asawa muli ito ni Ismail alayhis salam. At ito ay naging, ito ay satisfied sa kanilang buhay, kontento sa kanilang buhay, masaya sa kanilang pananampalataya. That's why nung umulit na dumalaw si Ibrahim alayhis salam kay Propeta Ismail alayhis salam, tinanong niya rin ang ganong tatanungan sa naunang babae. At alhamdulillah, alam niyo ang sagot ng babae ito, nauna ang pagpuri niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. No, sinabi niya, alhamdulillah. Ang buhay namin, okay, sapat lang sa amin, nakakaraos kami. So sinabi dito ni Ibrahim alayhis salam, pagdating ng aking anak, dahil hindi niya rin nabutin, sabihin mo, pinaabot ko salam ko, sabihin mo, panatilihin niya ang baitang ng kanyang hagdanan. Ibig sabihin, huwag niyang i-divorce ang babae sapagkat ito ay isang babaeng matino para sa isang kamalalakihang Muslim. So, ibig sabihin, ang mga babae na kung saan sila ay palabulong, sila ay palabugnutin, sila ay palaging nagngingit-ngit, sila ay paling dumadaing, naaasam, napipikon sa kanilang buhay, palagi mong narinig nagpaparamdam sa isang kalalakihan. So, sa ganito, ang mga taong ito ay nakakamit nila ang yung nakakamit nila ang hindi ikalulugod sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nagre-resulta pa ito ng kahirapan dahil sa walang pagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. So sa ganitong attitude ng mga kababaihan, ang impyerno apoy ay nagiging karapat dapat sa kanila. No? Nagiging karapat dapat sa kanila at isa rito ay hindi dapat naging asawa at idinidivorce ang mga ganitong uri ng mga babae katulad ni Ismail alayhis salam. Konektado ito kung misa kasi ang babae pag hindi marunong magpasalam sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi nag-iibada na aapektuhan pati ang biyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maraming kakulangan ang ibinibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala because of that. Kaya ito ay idinidivorce o kaya naman ito ay hindi pinipili bilang maging asawa ng isang lalaking Muslim. So, sino ang mga nararapat pumunta sa impyerno? Ya ang mga taong isang mga paladaing, hindi kontento sa buhay, palaging bumubulong, nangingit-ngit, napipikom, nagpaparandam sa isang kalalakihan. So, kung ito ay sa impyerno, what is the dalil? Sapagkat alam nating mga kalalakihan,
ang isang pagbubwisit ng isang babae sa harapan natin, ang pagpaparantam, ang pagngingit-ngit, ang pabulong-bulong, ay isang gawaing nakapipikon at nakakasal sa isang kalalakihan. Dahil dito, nagagalit tayo ng falihim dahil ayaw natin silang saktan, ayaw natin sabihin, dahil tayo nagiging namumuhay ng marangal sa kanila, pero galit tayo, alam yun ng Allah subhanahu wa ta'ala. That's why ang mga ganitong tao na sa pasimula ay ganito na hanggang sa madatnan na kamatayan, ang galit ng Allah subhanahu wa ta'ala ay sa kanila, ito ang dahilan kung bakit hindi nila makuha ng bagay sa mantala at ipagbawal sa kanila ang paraiso. Maliban kung ang mga tao ito'y bago madatnan na kamatayan ay magsipagpago o magtawba sa Allah subhanahu wa ta'ala at humingi ng dispensa sa kanilang mga asawang lalaki sa mga nagawa nilang pananakit sa ganitong mga estilo. Okay? Alhamdulillah. Number two, isa sa dahilan kung bakit ang babae ay papasok sa impyernong apoy dahil sa kanilang pagsuot na mga pagsasuot na kung saan mayroong kalaswaan, kabastusan, no? Yung malilinaw na kasuotan upang akitin ang mga lalaki, o kaya naman ay ang mga fit na fit ang kanilang sinusuot, takatakipangot, tapos nakikita mo, sexy ang katawan, pati damit, fit na fit, para sa walang damit. Ito ay kahiling tulad ng parabang kasuotan kung saan tinatawag ng kabastusan, kalaswaan na kasuotan. At ito'y sinusumpa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang ganitong mga kasuotan, even sa kanyang kasama. Ipinag-uutos niya ang ganitong mga babae dahil sila'y nakasumpa, isumpa sila sa ganitong mga gawaing kasuotan nila. Sila'y nagbibigay ng malaking motibo sa mga kalalakihan upang sila'y tuksukin, magnasa at magkasala ang lalaki. That's why ang mga babaeng ganito ay mga kasumpa-sumpa, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No? At ito ay ang mga babae na tinutukoy dito ay nagsusuot ng malilinaw, or yung mga fit na fit, or misan nakahijaan, nakasuot sila ng pambaba, nakatakit ngunit nakalitaw ang kanilang mga ulo. So, alam natin, ang mga ganito, sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga taong ito na kung saan nagpapakita ng aura o nagsusuot ng mga malalaswang kasuotan, mga fit, malilinaw, ay hindi makakapasok sa paraiso, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kahit na ang alimuyak ng bangunang paraiso ay may layo ito na kung saan sabihin natin napakalayo ng napakalayong amoy ang nararating ng paraiso, hindi rin naaamoy yan ng kababaihang gumagawa ng ganito. So dahil dito, sila ang mga babaeng hindi makakapasok sa paraiso, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kung hindi sila magbago at magtawba. So kung ganun, saan sila titira kung hindi paraiso? So isa lamang ang kanilang patutunguhan, kundi ang impyernong apoy. No? So ang mga taong ito, ang sila yung mga taong nagpapabaya sa kanilang mga sarili. No? Mayroon kasi minsan ang mga kalalakihan, yan sabi ko eh, ang mga kalalakihan kasi kapag sila ay na-under sa kababaihan, malaking disgrasya ito sa mga babae, kapahamakan. Bakit? Dahil ang lahat ng gusto nila ay gagawin nila bagamat ito'y labag sa Islam, dahil ikaw na lalaki, takot ka, hindi mo siya mahadlangan, hindi mo mapagbawalan dahil sa takot kang iwanan kanya. Subhanallah, tingnan mo ang resulta, gagawin niya ang mali. Even na ang resulta ngayon na ginagawa niya ay ikapapahamak sa kabilang buhay. At maraming mali kapag ang lalaki ay nagpa-under sa babae sa pananampalatayang Islam. Even na mismo ang kanyang relihiyon, kahit ituro, hindi makikinig kapag ito ay hindi gusto ng babae. That's why sa Islam, ipairal dapat ng kalalakihan kung ano ang tamang karapatan ng bawat isa upang ang bawat isa ay mapangalagahan, lalo na sa kapahamakan doon sa kabilang buhay. Okay? Number three reason, ang pangatlong dahilan kung bakit ang babae ay makakapasok sa impyernong apoy, sila yaong gumagawa ng mga ginagaya nila ang mga kalalakihan. Of course, sa mga lalaki, pag ginagaya mo rin babae, kasumpa-sumpa ito. No? Isa yan, yaong mga babae na kung saan ginagaya nila ang mga kasuotang panlalaki, pananalitang panlalaki, istilong panlalaki, misan nag-gym ang isang babae para gayaan niya isang lalaki, magkamasel siya. Lahat ng panggagaya sa mga kalalakihan
No, minsan nagsho-short sila ng mga hair nila, pinaisip parang lalaki. Ang lahat ng ito ay gawaing kasumpa-sumpa at daan upang sila'y manahanan sa impyernong apoy. Ang mga babaeng ginagaya ang mga kalalakihan. Ito ay kasumpa-sumpa na gawahin sapagkat ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no? Isinumpa ito mula sa Tirmidhi, Abu Dawud, Ibn Majah, ang hadith na kung saan isinusumpa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang mga lalaking ginagaya ng babae at mga babaeng ginagaya nila ang mga kalalakihan. So sa panahon natin, gaano na ba karami ang mga kababaihan pati ang pananamit ay ginagaya nila ang mga kalalakihan? Especially sa mga hindi mananampalataya, nag-iistilong mga lalaki sila. At makikita mo ngayon, nagiinuman pa o sila ang nagiinom sa daan kasama ang mga lalaki. O sila pa ang kumakanta, sumasayaw kapag mayroong okasyon. Nakikita ito, lalo na sa mga hindi mananampalataya. No? Subhanallah. So, ang mga kababaihang gumagawa ng ganito, maging siya man ay Muslim na babae, ha? Siya ay isinusumpa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katulad din ng mga babae na hindi ibinigay sa nakaraan, nasabi ko ito, yaong tumatanggi silang ibigay ang karapatan ng lalaki sa kanilang mga higahan. At sinasabi nila, minsan nagsisinungaling sila para lamang makaiwas sila sa kanilang asawa na hindi masipingan, na tinatawag ito ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mugassala, na ipinagbabawal niya ang mugassala sa mga kababaihan. Kapag sino man ang gumawa ng mugassala, ito ay gawaing isinusumpa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Mugassala means yaong mga babae na tumatakas upang tabihan ng lalaki, ibig sabihin nagdadahilan upang hindi masipingan ng lalaki na sinasabi na sila ay mayroong regla, sapagkat sa Islam bawal tumabi ang lalaki sumiping ng mayroong regla. So this is a mugassala. Sila'y nagsisinungaling na hindi totoo para makalayo lamang, makatakas lamang, makaiwas lamang sa lalaki na masipingan, magsisinungaling siya. So ito ay isa sa dahilan kapag hindi binago ng babae ang kanyang ganitong estilo at nadatnan ng kamatayan, siya ay tatahanan sa impyernong apoy dahil siya ay nakasumpa sa ganitong mga gawain. Okay? Alhamdulillah. So isa pa rin dito sa mga mananahanan sa impyernong apoy, yaong mga sabihin natin mga Muslim na babae, sa mga Muslim na sa mga hindi Muslim, marami gumagawa nito. Hindi dapat gayain ng mga Muslim na kababaihan ay yaong pamumuhay na kaignorantian ng mga kababaihan. Meaning, kapag mayroong nangyayaring mga dalamhati, sila ay nananangis na tulad ng mga jahiliyang sumisigaw, humahangulngol, at minsan sinasaktan ang kanilang mukha o katawan at pinupunik ang mga damit sa dahilang hindi nila kaya dalhin kung anuman mayroong pagsubok ang Allah subhanahu wa ta'ala na ibinibigay sa kanila. At minsan, sila ay yaong nakakapagsalita ng mga kalapastangan, mga kawalang panggalang kapag sila ay nagdadalamhati. So ito ay isinusumpa din ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga ganitong uri ng babae na namumuhay sila sa panahon ng kamangmangan. Ha? Maraming ganyan. Sa mga hindi Muslim, kapag namatayan sila halimbawa, makikita mo umiiyak, umahangulngol, hindi matanggap ang pangyayari. Sa Muslim, kailangan tanggapin mo yan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sa kanya tayo galing, sa kanya tayo magbabalik. Ha? At tatiyakan tayong lahat ay makakaranas ng kamatayan. Diba? Sinabi yan ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang lahat ay makakaranas ng kamatayan. Hindi natin ito matatakasan. That's why sa isang Muslim, lalaki man o babae, tinatanggap nila ang kamatayan na sino man ay mamatay ay aabot tayo dito. So hindi maaari na mayroong namatayan tayo halimbawa at nagwawala tayo, especially ang babae, nagsasalita, humahangulngol, minsan hinihimatay sa sobrang iyak, pagising sinasaktan ng sarili o sinusuntok ang mga pader, sinisira ang kanila o pinupunit ang mga kasuotan. No? Subhanallah, ito ay gawaing kasumpa-sumpa na isinusumpa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at nadatnan ng kamatayan ng walang tauba. Ang magiging tahanan ay impyernong apoy.
So one of the reason kung bakit ang babae ay pupunta sa impyerno ng apoy because of this, ang pamumuhay na kamangmangan o jahiliya na kinokopya sa gawaing mga kawalang pananampalataya. No? Subhanallah. Another reason kung bakit ang babae ay mananahanan sa impyernong apoy ay dahil sila ay ang mga babaeng naglalagay ng mga tato. Ha? Nagtatato ang mga babae. Especially ngayon, nakakauso ng mga tato. Babae, lalaki. Ha? Makikita mo talaga. Tad-tad ng mga tato maging babae, lalaki. Ha? So ito, isa sa dahilan. Ito nakasumpa-sumpa ito. At isa sa dahilan kung bakit ang kababaihan ay makakapasok sa impyernong apoy dahil sa kanilang mga pagtatato. So sa Muslim na mga babae, even na lalaki, ang pagtatato ay ipinagbabawal. Even na ang nagtatato, hindi mo rin pwedeng gawin at gawing itong kabuhayan sapagkat ipinagbabawal sa Islam, hindi mo pwedeng suportahan ang isang gawain na yaan. Mayroon din mga kababaihan na ipinagbawal ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at sinusumpa niya yung mga nagbibigay ng paningit sa kanilang mga ngipin sa panahon kasi nila, pinagaganda nila ang kanilang sarili, mga babae, ginagawa nila, ang mga singit ng kanilang mga ngipin ay binibigyang singit. Sila mismo, tinatabas nila ang kanilang singit ng ngipin at sinisingitan para maging maganda. Especially kung mayroong konting crack o sira ito, pantayin nila ito, tatanggalin niya sa loob, then magsisingit sila doon sa mga pagitan ng ngipin. Ito rin ang dahilan kung bakit ang babae ay pupunta sa impyerno because ginagawa niya ang isang uring pagpapabeauty para lamang sa mga tao, para akitin ito na siya ay maganda. Especially yung mag-pluck ka ng mga kilay, ha? Yung tanggalin mo ang yung mga kilay upang ikaw ay lumitaw na maganda. Ito rin ay isinusumpa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang ganitong mga gawaing uri. So huwag na dapat gawin ng mga kamuslimang babae ang bagay na ito at dapat ito ay iwasan nila. Isa pa sa mga dahilan kung bakit ang babae ay mananahanan sa impyernong apoy, sila na mahilig mag-alaga ng mga animales tulad ng pusa. Alam natin, mayroong dalil na sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang isang babae na impyerno siya because naghalaga siya ng pusa at tinayaan niyang makulong at hindi niya binigyang pagkain until na ito ay mamatay. So dahil ito ay may buhay, obligasyong pakainin sa bawat kailangan kumain ang mga may buhay na animales. So that's why kapag inalagaan ang isang animales, lalaki man o babae, especially sa hadith ang babae, kailangan niyang pakainin. Kung hindi niya ito mapakain sa oras, kinakapos siya, kailangan niyang ibuhos ang kanyang alaga upang siya'y maghanap ng sarili niyang pagkain para sa kanyang sarili. Hindi po pwedeng itali mo o ikulong mo na hindi mo pinakain o itali mo kaya at siya'y hindi pinapakain at madatna ng kamatayan. Isa ito sa dahilan na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang babaeng ito dahil naghalaga siya ng pusa at kinulong, hindi pinakain, hindi pinabayaang makalaya upang humanap ng sariling pagkain at nadatna ng kamatayan, sa kanya ang tahanang impyernong apoy. One of the reason kung bakit ang babae ay pupunta siya sa impyernong apoy because sa kanyang pagpapabaya sa kanyang mga halaga na animales. Okay? Subhanallah. So, ganun din alam natin ang mga ito ay karamihan, apply ito sa mga politics at mga hypocrites, na mga babae man o lalaki. Bagamat ito'y sinasabi natin sa ating pananampalataya, bagamat ito ay karamihan, maa-apply ito sa politics and mga hypocrites dahil karamihan sa kanila, ginagawa nila ito. So, sino mang Muslim na babae ay hindi niya pwedeng gayain ito, even ng mga lalaki, kung ito'y naka-apply din sa mga lalaki tulad ng pagtatato, hindi dapat gawin ng mga kalalakihan ito. So, ito, ang paglalahad na ito na maraming nakita ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mga kababaihan sa impyernong apoy ay isang napakagandang paalaala sa mga kababaihan natin. Tulad ng sabi ko, kung hindi ito narinig ng ating kababaihan at tulad ng mga lecture na ganito at narinig ng lalaki, obligasyon niyang ipaabot sa kanyang asawa ito upang sa ganun ay mapaiwasan niya ang lahat na dapat iwasan para lamang sa ikaliligtas niya sa kabilang buhay. So ibig sabihin, ito'y ginagawa lahat ng hindi mananampalataya na hindi rin dapat gawin naman
ng isang babaeng mananampalataya. Dahil kung sino man ang gagawa ng mga ito, nakita natin at ipinakikita natin na mayroong mga dalil mula sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang mga ito ay papasok ng impyernong apoy dahil sa mga ganitong gawain. Okay? Alhamdulillah. So ganun din, alam natin ang mga indecent, yaong mga babaeng malalaswa ang dating, mga harot, mga bastos ang dating. So sila rin ang dahilan kung bakit papasok sila ng impyernong apoy. Alam natin sa mga hindi mananampalataya, maraming ganyan sa mga beer house, marami ito makikita natin at sa mga mabini, sa ermita, sa Olongapo, o kahit saan na mga beer house, makikita natin ito, ginagawa nila ito. So ito ay gawaing karmal-dumal, hindi madangal, na, hindi ito isang gawaing marangal. Ha? Sinisira ang dignidad ng isang tao, lalo na ang kababaihan. At ito ay hindi dapat gawin ng isang matilong babae, especially ang Muslim. So dahil dito, ang sino mang gumagawa ng gawaing malaswa o kabastos, ang tulad ng pakikipagniig, pakikipagtalik sa hindi mo legal na asawa, yan ay kasama sa mga malalaswang at kabastusan na gawain, no? So sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang isang tao kapag siya ay gumagawa ng fornication, ha? Siya ay gumagawa ng fornication o adulteries, ha? Habang siya ay gumagawa, siya ay hindi mananampalataya. Tulad ba ng isang damit sa Prophet sallallahu alaihi wasallam, kapag ikaw ay naggumagawa ng malalaswang gawain, ay tulad mo ang iyong relihiyon ay inubad mo, tulad ng damit na inubad mo, wala kang damit, ibig sabihin wala kang relihiyon abang ginagawa mo yon. That's why sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang sino mang gumawa ng pakikiafid, ha? Siya'y hindi mananatiling mananampalataya habang ginagawa niya yun. So paano kung nadatnang ka ng kamatayan doon? Sa how many, napakarami ang mga nadatnang ng kamatayan gumagawa ng pangalanan niya, may naatake, di ba? Napakarami. So paano kung ikaw ay madatnan ng kamatayan sa ganong sitwasyon na sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, abang ang lalaki o babae man na gumagawa ng ganitong gawaing kalaswaan, kabastusan, ang kanyang pananampalataya ay nakahubad, o wala siyang pananampalataya, o hindi siya mananampalataya, bang ginagawa niya, maliban kung ikay makapanumbalik matapos to, paano kung hindi ka natapos at nadatnang kang kamatayan do? Isa sa dahilan kung bakit ang babae ay madadala sa impyernong apoy because sa kanyang gawain, mga malalaswang gawain, mga kabastusan, no, na gawain ng mga kababaihan. Okay? That's why malinaw ang dalil na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay mababasa natin chapter 25 verse 68 hanggang 70. Walladina yad'una ma'allahi ilahan akhar wala yakatuluna nafsa allati harramallahu illa bilhaqi wala taznun. At sino mang hindi manawagan ng ibang Diyos, hindi ka tumatawag ng ibang Diyos, maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, ha? At sila ay hindi pumapatay ng walang katarungan. Ibig sabihin, pag pumatay ka, may pinagtatanggol ka lamang. At sila ay hindi gumagawa ng pakikiapil o pangangalunya. Hindi sila nagtatambal, hindi sila pumapatay ng walang katarungan, hindi rin sila gumagawa ng malaswa. Ha? Ano sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ang sino mang gumawa sa mga ito, ang sino mang gumawa sa mga binanggit ng sumantara, ibig sabihin, instead na hindi ka magbigay ng katambal, ay nagbigay ka ng katambal. Instead na ikaw ay hindi pumatay dapat ng kawalang katarungan, pumatay ka ng walang katarungan. O instead na ikaw ay hindi dapat makiapid o mga lunya, ginawa mo. Ang sino mang gumawa nito, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, makikita niya ang kanyang kaparusahan sa kabilang buhay, dobling parusa ang ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. Dobling parusa, mayroon ibibigay ang Allah subhanahu wa ta'ala at sila roon ay mamumuhay ng mayroong kahihiyan. Maliban lamang, وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا, no? So sila ay sino mang gumawa niyan, makalalap siya ng dobling parusa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Yada'if lahul adabu, adabu yawmal kiyamati. Okay? Wa yakhludu fihi muhana. Illa.
pila man taba maliban sa mga nagsisagawa ng pagsisisi, wa amila salihan at gumawa ng mabuti, sila ay patatawarin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ha? At ang kanilang mali gagawing mabuti ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa sino mang gumawa niya, nagtauba siya, alhamdulillah. Pero ang sino mang hindi makapagtauba abang siya gumagawa ng pagtatambal o pumapatay ng walang katarungan, o kaya naman siya gumagawa ng pakikipit pangangalan niya ng walang pagsisisi, walang pananumbali, sa kanila ay may hinahanda ang Allah Subhanahu wa Ta'ala na kaparusaan sa kabilang buhay, doble. That's why sinabi ng Subhanahu wa Ta'ala, sino mang pumatay ng sadya sa isang mananampalataya, ipaabot niyo sa kanya ang kaparusaan ng impyernong apoy. No? Alhamdulillah. So, malilinaw ang mga dalil na ibinibigay natin mula sa hadith ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, mula sa Quran. Okay? Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa panahon ng kanyang Mi'raj, ang Isra wal Mi'raj, nakita niya ang mga tao na ang kanilang mga kinakaing karni ay excellent. Mag-excellent ang mga karni na kinakain nila, no? Alhamdulillah. At napaka-bango, napakasarap ng amoy ng karning kinakain na ipinakita sa kanya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At tinanong niya si Jibril alayhis salam kung sino sila. Sinabi ni Jibril alayhis salam, sila yung mga taong ginawa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanila ang isang halal ay ginagawa nila ang halal at iniiwanan nila ang ipinagbabawal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. No? At sabi ni At minsan, sinabi din ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, nakita niya naman ang isang pangkat na kumakain na kung saan napakabaw ng amoy ng kanilang mga karni na kinakain. At sinanong niya si Jibril alaihi wasallam, sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sino naman sila? Yung kanina, mababangong karni, sa sarap ng karni nakita ko dito, napakabaw ang sangsang ng mga amoy. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sino sila? Sabi ni Jibril alaihi wasallam, sila yung ang mga kababaihan na pinawalang halaga nila ang utos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng mga halal. Instead na halal, pumupunta sila sa mga gawaing o pagkaing haram o mga gawaing haram. Ha? Sabi ni Jibril alayhi salam sa kanila. So nakita rin dito ng Prophet sallallahu alayhi wasallam ang babaeng nakasabit ang kanyang dibdib. Nakaraan sinabi ko ito, no? Yaong mga niyaya ng kanilang asawa para sumiping, ngunit sila ay tumatanggi. Minsan nagsisinungaling sila, may regla. At minsan naman nakikipagdiig sila sa mga taong hindi nila legal na asawa. Naggagawa sila ng mga adultery. So kabilang sila sa mga nakasabit doon sa libi ni Jibril alayhi salam kay Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. So yan ang mga dahilan kung bakit pumapasok ang babae sa impyernong apoy. May karagdagang pagkain, mapabaho, ipinakita ito sa kanya. Ha? Tanda ito ng mga babaeng mahilig sa haram. Ginagawa ang mga unlawful kaysa sa lawful. Ibig sabihin lahat ng haram, lahat ng unlawful, silang gumagawa ang mga kababaihan, maging sa mga kasuotang fit, nude, na malalaswa, mga fit na fit, mga disenyo upang gayumahin ang mga lalaki sa kanilang mga kasuotang, bagamat ito ay hijab, no? So may hijab, may pagbabawal ng hijab, hindi pwedeng fit, hindi pwede yung binigyan mo ng design para akitin mong makalaki, even ang mukhang naka, dito sa'yo, lalo na especially maganda ka, lalong gumaganda, tumitingkad, nagnanasa pa rin ang mga kalalakihan. Ang purpose kasi ng hijab ay yung hindi kapag nasaan, hindi matukso ang isang lalaki, hindi magkasala. At the time na nagkakasala ang lalaki, kahit nakalitaw yung mukha dahil maglalo kang gumaganda, obligasyon mong takpan ang mukha mo, ipakita mo lang kanya ang iyong mata. Ha? Obligasyon mong itakpan ito para makita lamang ang iyong mata o para ang makakita mo ang daan. So mata na lang nakalitaw para makita mo ang iyong dinadaan. So ang iba, nakatakip pa ang kanilang mata, manilinaw para talaga hindi sila makita ng kalalakihan. Pero kung ikaw ay nagsuot ng malinaw outfit o mga disenyong mga kasuotan, bagamat tinatawag itong hijab, pero nakaakit-akit, bumabagay siyang kagandaan, ibig sabihin, ang layunin mo ay akitin ng mga kalalakihan, subhanallah. Isa ito sa mga gawain ng kababayan kung bakit sila papasok sa mga, papasok sila sa pintuhan ng mga impyernong apoy. Ha? Lalo na sila yung mga taong nakikipagliig sa hindi nila legal na asawa. Subhanallah. Isa rin sa mga kababaihan, ha? Isa rin sa mga kababaihan. Dalawa na lang. Okay? Dalawa na lang. Bagamat marami pa ito, sapat na ito. Ay yaong mga taong arugante, mga hambog na mga babae, mga palalok, mga mapagmataas na mga
babae, mga mayayabang, maraming mayayabang na babae. Ibig na sabihin natin mga Muslim na babae, maraming hambo, mayabang, kung saan makikita mo palalo mapagmataas. Subhanallah, maraming ganyan mga babae, kahit sa kanilang mga asawa, ginagawa nila ang kayabangan nila, hambugan nila, ang pagmamataas nila, ginagawa nila yan sa mismo kanilang mga sariling mga asawa, sa kanilang mga pamilya, ginagawa rin nila, tatay, nanay, kapatid, ginagawa ng isang Muslim ito. Ng mga kababaihan na mayroon tayong makikita mga ganito. At ito'y hindi lingid sa atin. Alam natin maraming mga babaeng Muslim na ganito. Lalo na sa kanilang mga asawang lalaki. No? Sila yung mga babaeng arugante. No? Sila yung mga babaeng arugante. So sinabi dito, ang mga kalalakihan at mga kababaihan, both sila equal. Huh? They are in hell. Why? What is the reason? Because they are, sila ay arrogante. Sila ay arrogante. At ito ay dislike. Hindi gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam natin ang mga ganitong gawain. Mayabang, mapagmataas. Sinusumpayan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam mga mayabang, mga hambog. Ang mga mapagmataas kahit nakaatomo lamang ng pagmamataas. Hindi ka makakapasok sa infierno ngayon. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That's why winawarningan niya ang kanyang umma na tanggalin ang gawain pagmamataas, ang kahambugan, ang kayabangan, ang pagmamataas, ang mga palalo. Tanggalin yan. Ipinatatanggal ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang ganitong mga gawain sapagkat sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sila'y hindi makakapasok sa paraiso ibin nagabutin lamang ng atomong pagmamataas ay hindi makakapasok ang isang Muslim sa paraiso. Sabihin mo man lalaki, babae, hindi sila makakapasok doon. No? Subhanallah. Ang mga arrogance, makikita mo ang mga arrogante, especially ang mga babae, dahil mahina sila, makikita mo sa kanilang by words. Makikita mo yan, by words nila. Magsalta, mayayabang mga hambog. Mayroon kang maririnig minsan ng mga babaeng nakakapikon talaga ang maririnig mo. Sasabihin nila, hindi mas mainam sa Islam ang walang kaalaman. Dahil pag wala kang kaalaman at nagawa mo ang isang bagay na hindi mo alam, hindi ka mananagot. Subhanallah, no? Napakayabang, napakahambog magsalita ng mga ito. Bakit? Anong dalil? Anong kaalaman nila sa bagay na hindi mahalaga ang pag-aaral? Ibig sabihin, walang kwenta ang pag-aaral sa Islam? So kung ang isang Muslim, ang katwiran niya ay hindi mananagot sa bawat hindi niya gagawin dahil hindi siya nag-aaral, away wag na tayong mag-aaral para walang tayong panagutan. Pero hindi yan uubre. Dahil ang Prophet sallallahu alaihi wasallam pinag-utos niyang pag-aaral at ang sino mang hindi nag-aaral dahil ito ay wajib, mananagot siya, may kasalanan siya. Every time na hindi mo alam ang iyong ginagawa, sabihin mo may doong kang dalil na hindi mo alam, hindi ka gagawa ng parusan ng subhanahu wa ta'ala. Yes, but hindi ba ipinag-utos ang paghanap ng kaalaman? Yes, ipinag-utos. Now, itatanong ng Allah subhanahu wa ta'ala, naghanap ka ba ng kaalaman? Ipinag-utos ito, wajib sa ito. Ipinagbiling ko sa Prophet sallallahu alaihi wasallam, maghanap ka pa. Hindi. So dahil hindi ka naghanap ng kaalaman, paano mo malalaman ng mali? So dahil dito hindi ka naghanap ng kaalaman, ito ay magiging pananagutan mo ang hindi mo paghanap ng kaalaman. Kaya, kita mo ang kanilang kaignorantian, kahinaan ng babae, kakulangan o kakapusan sa kaalaman, at kayabangan at kahambugan maging sa relihiyon ay pinagyayabangan at magsalita sila. Subhanallah, sila ay mga taong nagsasalita ng mga hambog at palado. So makikita mo ang salitang ito, makikita mo ang gawain kanilang kahambugan, palalo, kayabangan, magpapatas by words and deeds. Also in deeds, makikita mo minsan ang tao, ang kanyang mga kilos, gawain, palalo, mapagpataas at may kayabangan. No? Maraming mayayabang, ha? Nagkaroon lang ng konting kayamanan. Subhanallah. Feeling nila sila ang pinakasikat sa mundo. Mayayabang kung umasta. So lahat ng mga ito, arrogante, palalo, mayayabang, ha? Ang mga taong ito, ay sila ay mapagmataas. Ang lahat ng ito ay hindi makakapasok sa paraiso, maliban lamang baguhin nila ang kanilang mga sarili. Ganun din ang mga basagulero at palaaway ng mga babae. Hindi rin makapapasok sa paraiso ang mga ito maliban na lamang kung sila ay magbago. Of course, kung ikaw ay palaaway at ikaw ay basagulero o basagulera, hindi maganda ito. Marami kang taong nagagawa ng kawalang katarungan at ito'y pagbabayaran mo, especially kung kamusliman, ang mga inaaway mo, inaapi mo, tapos dahil sa hindi ka kontento naaway mo sila, basagulero ka o basagulero ka, lalaki, babae, at sinisiraan mo po sila, hindi ka pa rin kontento, pero duduwa mo sila na sila ay magmalas ang buhay, mamatay, subhanallah, marami kang gagawing mali kapag ikaw ay basagulera o basagulero o palaaway. That's why ang mga babaeng basagulera at mga palaaway ay hindi makakapasok sa paraiso. Subhanallah.
That's why sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang sino mang magsalita na kung saan magsasalita siya nang wala namang sense, mas mainam manahimik. Dahil ang mga salitang walang kaunayan sa pag-alaalas Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ito'y sinumpa, lahat ito'y waste time. So, lalo na kung ikaw ay basagulera, ikaw ay palaaway, subhanallah, no? That's why sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, mas mainam ang manahimik. Ngunit, mas mainam magsalita kung ito ay mayroong kapakinabangan sa ating relihiyon, lalo na kung makakamit ang ikalulugod ng subhanahu wa ta'ala at magkakaroon tayong reward dahil sa sasabihin natin, mahinam magsalita. Pero kung wala namang halaga, mas mainam manahimik, especially huwag maging palaaway, huwag maging basagulera, lalo na sa ating mga kapitbahay ay mayroon silang karapatan na hindi dapat gawin ng isang Muslim ito. And the last, nasabi ko na ito, dagdag ko lang at iulit ko lang, yung mga disobedience ng mga babae sa kanilang asawa, huwag na huwag niyong gagawin ang pagiging masunawain sa mga lalaki, maging palaban sa mga lalaki, huwag ninyo silang saktan sa inyong kamay, sa inyong paa, sa inyong mga dila, ang mga lalakihan, anumang klaseng pananakit sa kalaibin ng paglabas niyo lamang sa bahay na kung saan hindi kayo mabawalan, nakalitang araw, binabawalan kayo, ayaw niyo magkanig, sila yung nasasaktan. Lahat ng nakakasakit, even na ang pagyaya sa inyo sa igaan, huwag niyo silang saktan dahil kapag sila ay nagalit, ang mga anghel ay sinusumpa kayo magdamag. Pagbigyan sila sa lahat ng kanilang gusto na ipinag-uutos sa Islam hanggat hindi ito labag, hanggat hindi ito labag. Kairapatan ng mga lalaki na sundin ng mga kababaihan, maging mabait ang mga kababaihan sa mga kalalakihan. Huwag na huwag nilang gawing sila'y maging pasuway at sila'y lumalaban, sila ay nagsasalita ng masakit sa lalaki o sa mga action man o deeds nila. Huwag na huwag nilang gagawin saktan ang mga lalaki sapagkat isa sa paraiso at impyerno ng babae ay ang kanyang asawang lalaki sapagkat ang galit at katuwaan, kaligayahan, kasiyahan ng lalaki ay konektado sa galit at kasiyahan din ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So, alhamdulillah, ano ang lunas na ibinigay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa mga babaeng ganito? Nasabi ko nito noong nakaraan ay ang pagiging mabigay nilang ng sadaka. Ito ang magtatabing sa lahat ng kanilang kahinaan sa kaalaman. Madalas silang magkamali, marupok sila. Ang tanging tagapagtabing ay ang sadaka. Gawin nila ang pagkasadaka. Ibinajibarli sa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam o anuman, kung wala kang maisadaka, ikaw ay mahirap. Even na magturo ka lang ng sadaka, katumbas mo na nagbigay ng sadaka, o even na alalahanin mo ang Allah subhanahu wa ta'ala, o magsalita ng mabuti sa mga kapwa, ito ay mga sadaka. Ibig sabihin, gawin ang lahat ng mabuti, pasundan ng mabuti ang nagagawang masama. Yun ang ibig sabihin. At of course, iba ang sadaka. O mayukasyo hanapsi, ipaulay ka kumul maflihon. Ang sino mang ilayo niya, ang karamutan sa kanyang sarili, siya ay magtatagumpay. Alam natin, mahal ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga nagpagbigay, ang mapagsadaka. That's why isa ito sa reason para masave ang mga kababaihan natin. Hindi may nakalagay ang dapat ugali natin ito ang maging mapagbigay. So, inshallah, in the final lesson, so doon ko siguro ibibigay ang kabuuan kung paano ang tamang estilo, paano makaligtas sa impyernong apoy, babae man o lalaking Muslim. So, pangsara natin ito siguro, inshallah, kung ano ang dapat gawin, anong dapat maging taglay ng babae at lalaking Muslim para makaligtas siya sa impyernong apoy. Doon natin ibibigay ang full details na maging dapat gawin ng isang babae Muslim at lalaki para makaligtas sa impyernong apoy. Inshallah. Wa akhiratu alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullah khair. Wa huwa ghita'i hawlir rimal taluffuni bal min wara'i واللحد يحكي ظلمة فيها ابتلائي والنور خط كتابه أنسي لقاء